Hello guys! Welcome back sa aking channel. And today ay meron na naman tayong panibagong vlog. And for today's vlog ay ang gagawin natin, itatry natin yung nabili nating nail polish from Miniso. Nung nag-Miniso tayo, tatry natin ito kung maganda siya sa kamay. So, kung naaalala nyo, nung nag-Manila kami, bumili ako ng nail polish. And ito na ngayon. Dalawa yung nabili ko. And ito, 99 lang siya isa. Pero yung ginamit ko kasi pinambili dito is yung points ko dun sa may rewards card ko. So, bali, parang libre ko lang siya na nakuha kasi yung rewards points ko yung pinambili ko nito. So ayun, today itatry natin siya sa ating mga kukong. So ayun, ang nakalagay kasi dito, siya ay water-based nail polish and ano, hindi siya yung permanent. Pwede siyang i-peel off. Ayan, ito siya. Dalawa yung kinuha ko. Isa nitong ganitong color. Ibang color yung isa. Parang medyo ano siya eh. Pink butter. Hindi ko alam kung pink tong color na to. Parang hindi siya as in pink na pink. Parang old rose yung color niya. Ayan. Tsaka eto. Yung may glitters, glitters. So bali ang gagawin natin. Ito muna yung i-apply natin tong pink. Then ito yung parang ipang final ano natin siya sa taas. So, hindi ko nalilinisin ang buko ko. Ang gagawin na lang natin ay magamitin natin tong cuticle remover at brush. Pabrushin lang natin siya. Hindi niya makita pa lang. Ayan. Dahil wala tayong isasalang ko dito sa may takip niya. Tapos, isasawsaw ko yung brush. Ito yung brush ni mama. Hindi naman kasi ako guys, naglilinis ng kuko. Natuwa lang ako sa price, 99 lang kasi siya. Tsaka yung ano, hindi mo na kailangan nung acetone ba itawag dun. Pagka ano, tatanggalin yung cutex, yun. Ganun siya. So ayan, malinis naman yung kuko ko. Kaya ibabrush-brush lang natin siya na ganyan. Pati yung kabila. Yan, brush, brush. Ay! Tumatad siya. Dahan-dahan lang. Ayun, nalinis na natin siya. Lalagyan naman natin siya nito. Yung, ang tawag dito. Basta yung parang ganyan. Hindi ko alam yung tawag dito eh. Basta para pang parin. Ganun, yung suba. Ubus lang din tayo konti sa takip. Kasi wala tayong lagayan. And then, yung, sasosaw lang natin doon ng brush. Ayan. Kasi hindi naman tayo manicurista. Wala tayong mga gamit. Ayan. Medyo nagre-red-red na siya. Para lang kung nalinis yun. So, ayan. Kung mapapansin nyo, yung kuko kasi nakaano siya. Medyo odd. Kasi sa work namin, pag nagda-type, sumasabit kasi yung kuko pag mahaba. So, ako, pag nagugupit ako ng kuko, medyo sinasagad ko siya sa dulo. Pero ito, medyo tumutubo na siya ulit. So, bago natin ulit siya sagadin, gawin natin itong vlog na ito. Para matry naman natin yung cutex na binili natin. Hindi yung mauwi lang siya sa wala. Ayun, hindi katulad ng mga tao nang iwan sa'yo na walang nangyayari. Dapat merong may mangyari. Charot! Ang drama-drama ko. Ayun, tinatanggal ko lang yung ano may tawag yung mga konti-konting dumi-dumi dyan. Ayan. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko sa mga manicurista dyan. Shout out ko sa inyo. Correct me na lang. Ibabalik natin yung sobra kasi na ilagay ko para magamit pa nila ni mama. Next time na paglilinis niya ng kanyang mga kuko, pati rin itong isa, ibabalik natin.
guys, nalinis ko na yung sagad na sagad kong kuko. Lalagyan na natin siya ng nail polish. So, uunahin natin yung left na kamay ko. Natin dito. Ayan, para makita niya. Pero tatanggalin din natin ito mamaya. Itatry natin siya kung kwan. Yung totoo yung kwan niya. Yung ang tawag dito, napipil daw siya. Ayan, ayoko nang medyo makapal. Okay na siguro yung mga ganyan. O, ano natin kung dadagdagan pa natin. So, ayan. Lahat lang ng kuko natin, lalagyan natin ng ganyan. Yung ito naman yung gitna. Ayan, lagay-lagay lang tayo dyan. Dapat sakto lang ilalagay natin. Huwag yung masyadong makapal. Kasi pag masyadong makapal, sayang. Bagal ako maglagay. Hindi kasi ako marunong maglagay ng mga ganito. Kitis-kitis yun. So, done na tayo dito sa may ating left na kamay. Yung right na naman na kamay natin yung lalagyan natin. So, ayun, medyo nahihirapan kasi ako maglagay dito sa right na kamay ko kasi hindi ako maliwit eh. Right-handed po ako kaya medyo nang hinginig-hinig to. Left hand ko sa paglalagay. Ayan. Pero basta ang mahalaga lang ang malagyan. Sobrang cutex sa gilid. So, careful lang tayo para hindi masira siya. Baka masira kasi. Pero ipipeel off din naman natin ito mamaya. Kaya carry bills. Ayan. Then, so, yun naalala ko lang. Nagpalinis ako noon last times ng kamay ko. Sabi sa akin nung naglilinis, huwag ko daw ingatan ganun kasi ewan ko, pagka daw nahanginan kasi or i-blow mong ganun. Kasi pagka nahanginan daw, nagbabubbles-bubble. So, hintayin natin. Pero saglit lang naman siya matuyo kasi konti lang yung in-apply natin. Pwede na siguro tong left hand ko lagyan natin itong glitters. Ayan, ito siya. Itatap lang natin sa kanya. Ayan. Ito. Ayan. Ang ingay ng nanay ko. Inaawa niya yung mga anak niyang aso. Shout out sa yung mother dear. Fairness, maganda naman siya. Sulit ang aking 99. 99 lang siya, medyo mura. Mensh. So, ayan guys. Nailagyan ko na yung aking mga nails. Ang cute ng color niyo. Ayan. Ayan siya. Yay! Parang nanghihinayang naman akong ipil. I-peel natin siya. Patanggalin yung cutex kasi ang cute oh. Ayan. Magpakakikay tayo minsan. So, antay-antay lang tayo. Siguro mga 5 minutes lang hanggat sa matuyo itong mga to. So, ayun guys. Tuyo na siya. Madali lang naman siyang matuyo kasi isang coat lang yung nilagay natin sa kanya. And tada! Ito na siya. Cute! Yeah. Nanghihinayang akong magtanggal ng isa pero
para sa inyo, tatry natin mag-peel. Sige, isang kwan lang, isang kwan. Para mapatunayan natin yung kwan, yung sinasabi dito na, ay! Kamuntik matumba. Para mapatunayan natin yung sinasabi dito na pwede siyang ma-peel. So, mamimili ako. Dito na lang ako sa left magtatanggal para mamaya kakabitan ko na lang ulit kung gusto ko ulit kabitan. Papakita ko lang sa inyo. Tuyo na ba to? Ayan, tuyo na siya. Ang bilis niya matuyo, guys. And guys, gagamitin natin itong kung ano man yung tawag dito para matry natin na ipil. Kasi ayokong kututin na ganun, baka mahawa itong isa. So ito lang yung tatanggalin ko, isa itong hinlalaki ko sa left para makita niyo kung totoo man na yun siyang matanggal. Ayan, look at it. Oo, madali lang talaga siyang matanggal. Ayan, ginamit ko na yung kuko. Ayan. Ganyan lang siya. Parang aanuhin mo lang, kakamutin. Kakamutin. Parang igaganon na, tatanggalin mo lang siya gamit ang iyong kuko. So, madali nga lang siya matanggal, guys. Ayan. Unlike dun sa mga cutics na pang permanent, itong cutics na to, hindi mo na siya kailangan gamitan ng acetone. Ang nice. Natanggal na siya. So, ayun. Madali lang siya matanggal. Konting effort lang yung ibibigay mo para matanggal siya. So, ayun. Wada! Tada! Tanggal na siya. So, ayun guys. Natanggal ko na itong nasa hinlalaki ko. And, itong cutex na to, okay naman siya, maganda naman siya. Ayan, tignan niyo naman yung aking mga daliri. Kaso lang, yun, madali siyang matanggal nga lang. Parang hindi ko siya maire-recommend para dun sa mga gusto yung cutics na pang matagalan. Pang ano lang siya talaga. Siguro pang mga pang isang araw lang to. Kasi feeling ko kapag ka, halimbawa na-scratch mo lang na ganun, ako kasi clumsy ako, malikot ako eh. Pagka na sanggi lang siya ng kung anong matulis na bagay, mababakbak siya. So, pwede rin naman siguro ito yung gamitin nyo pang cutics nyo. Pero yung ipangkokot nyo, yung natural na ano, yung isa, yung pang matagalan na natural, siguro okay yun. Pero kung yung ipangkokot nyo, pang tatap nyo, eh, ito lang din, eh, parang hindi siya advisable. Okay lang kung yung, for example, may party or event kayo na pupuntahan na pang madalian lang or for one day lang naman, parang okay lang naman siya na gamitin. Pero kung yung habol nyo sa cutics na yung for matagalan, pang matagalan, ganun, parang hindi ko siya marerecommend. So, hope na enjoy nyo yung vlog natin for today. I'm gonna end this video na. And kung nagustuhan nyo yung video ko na to, don't forget to like and subscribe sa aking channel. So that's all for today. Bye-bye!